Talk to Papa. Hello, good morning. Hello. Magandang umaga po. Yan. Ayun. Anong pangalan? Kuha na lang. Imelda na lang. Imelda. Ah? Okay lang. Ah, sige, Imelda. Balita namin. Problemado ka daw. Hello po? Balita namin. Problemado ka daw. Ano nangyari, Imelda? Ha? Medyo bingi ka. Ano problema? Dali-dali. Talk to Papa na. About po dun sa ina. Saan? Manliligaw ko. Taray, ganda. Ligawin. Sana ay, all. Gusto ko din yan. Ligawin? Oo. Ay, baliktarin mo lang yung brief. Bakit? Ha? Para para makita ang totoong daan. Yan, oo. Anong nangyari? Sino yung nanliligaw sa'yo, Aber? Hindi ko po pwede ibigay yung pangalan. Sigo na lang, si Christian. Okay. Okay. Si Christian, ano ang meron dyan sa nanliligaw sa'yo? Ano po kasi, bali nagkakilala po kami sa school. Hmm. Magka-batch po kami. Ah, pero hindi magkaklase. Schoolmate. Dapat po yung first year po namin, magkaklase po. Tapos? Nagpalipat niya siya ng section. Ba't naman nagpalipat ng section? Personal reasons niya po. Taray, okay. Tapos? Dati po kasi ako po yung nagagawa ng mga GC namin. Nagagawa ng ano? GC? GC po. GC. Tanggalin mo yung loudspeaker tsaka earphone, ha? Imelda. Okay na? Yan. GC para saan? Ano po? Yun po, nagkakausap po kami. Okay. So medyo LDR muna kayo kasi lumipat siya ng bahay, ng eskwelahan. Hello po? Oo, bingi talaga. Section lang yata. Section lang. Ang lumipat? Oo. Pero same school? Oo. Tama ba? Opo. Section lang. Lumipat ng section. Kasi ayaw nila dun sa section na kasama si Imelda. Toxic. Ay, oo, sa bagay. Tapos, ano nangyari? Di, po. Nagkakilala po kami ng nag-sex po. Yun, nag-usap. Tapos? Nanliligaw po sa'yo. Ay! Paano mo nasabi? Baka nag-a-assume ka lang, ha? Nagsabi ba sa'yo na manliligaw siya? Ano sabi mo? Hindi ko alam. Naku, tigilan mo ako sa mga hindi, ganyan. Hindi, kasi siguro, hindi niyan in-expect na magtatanong agad. Oo. Kaya kailangan mag-spend mo siya overnight. Oo. Contain mo na yung kilig. At saka pag... Yung tinanong ka, pwede maligaw? Hindi ko alam. Ayoko. Hindi ganun talaga. Kailangan magpakipot. Ah, ganun ba talaga? Kanyara, hindi ka kinikilig. Ay, ganun ba talaga? Pero ing-ihi ka na. Pwede ba maligaw? Hindi ko alam. tapos ahumpasin mo. Parang ang tanga. Ganun na. Naku, mga kapuso, iba ang kilig. Kapag binabalikan yung mga sandali, ang tanong nung ni Christian. Oo, pwede ba maligaw? Hindi ko alam! Imelda? Hello po. Yan, Imelda. So, mga ilang gabi na kinikilig-kilig ka pero hindi ka pa nakakasagot? Matagal na po. Matagal. Kasi... Isang taon nang nanliligaw. Ay, hindi mo pa sinasagot? Paano siya manligaw? Ano po? Yung issue ko ng ligaw ngayon. Ha? Paano nga? Text? Dinadalaw? Oo. Lumalabas ba kayo? Minsan po. Minsan. Nakikiss ba kayo?
Hindi. Ah, hindi. Kasi naniligaw pa lang ganun ba yun? Ah, okay. Hala, mali pala yung ginawa ko. Ay, anong ginawa mo? Kala ko pagka naniligaw sa'yo. Kinikiss na? Oo, hindi pala. Ay, sa akin nga, iba. Ano? Ay, nako. Okay. Sabi ko sa kanya, kung nagpapaligaw ka sa akin, uh-oh, dapat ito nang ginagawa natin. Uy! Hindi, hinahatid. Ah, hinahatid. Hinahatid dati sa bahay. Ako lagi lang sinusundo. Ah? Oo. Ah, ako naman. Ay, lagi kang sinusundo? Oo. Kwan yun eh, dalawa yun eh. Ah? Sundot, hatid. Ah, ako ikaw? Lang sundo lang. Sundo? Ayoko magpahatid. Magpahatid. Okay. Ah, okay. So ngayon, kumusta na yung isang taon na panliligaw na yun? Di ka pa rin nakakapag-decide? Hindi po. Bakit? Ay. Bakit hindi ka pa mag-say yes? Na. Buti na lang yung lalaki matyaga. In fairness naman, yung mga ganun talaga. No? Consistent. Yung makikita mo na seryoso ang tao. At saka madami kasi. Ah, madami ang alin. Madami naman siya nililigawan. Kung sino unang bumigay. Oo, siya. Tsaka alam mo ba yung palatandaan na manluloko? Ah, baka ba? Mabilis mainip. Ay, totoo yan. Pag hiningit, hindi mo binigay? Yes. Iba na yung pinagtatanungan. Di ba? Oh. Tapos, anong plano mo? Ano po kasi, mag-iba kami ng religion. Ah. Mm. Ano, Catholic ako tapos sila i-born again. Mm. Tapos? Eh di ba po bawal yun? Bawal ba yun? Bawal ba? Di ko na lang, di mag-convert ka o mag-convert siya. Kung depende requirements yun. Depende sa pag-uusap nyo. Kung sino naman. Hindi po kasi pwede. Dahil? Si mama po ay magpapakonvert ako. Ah. Ayaw ni mama mo. Ayun na, tanong mo na si Guy na, willing ka bang mag-convert sa amin? Born again? Hindi din po. Hindi din. Oh, Shai, tapusin na natin itong kalokohan na ito. Kasi paminsan, kailangan mo talaga mag-sakripisyo. Oo. Diba? Kung gusto yung patunayan yung pagmamahalan niyan. 'Di ba? Kung hindi magbibigay yung isa, yun pa lang sa bagay na iyon. Oo, pero ang galing no, nagliligawan pa lang, yun na yung topic nila. No? Yeah. Oh, kala mo hindi kasi kailangan mong i-prioridad yung mga bagay yes, na magiging bagay. Issue bagay sa relasyon. Ang galing. Oh. Eh nire-ready na nila. Ang seryoso ng halak ko si LDSB. Parang matagal nang nililigaw niya. Gusto mo na patigilin. Ah, okay. Kasi ganito yan. By face kasi yan. Oo. Ngayon, ito yung problema. Ito muna yung ating kailangang solusyonan. Mm-mm. Kailangan ang isa sa atin ay umanib sa kabila. Mm-mm. Para makamove on tayo. Hindi tayo pwede makapunta ng next na baitang yes. Kung ito problema pa rin. Uh-oh. Ayaw kong problemahan ito later on. So anong mangyayari? Anong solusyon dito na iisip mo? Hindi ko po alam. Nako. Pagka you like him ba? Like you love him na? Hindi po actually love. Ano lang? Siguro like. Like pala. Kasi nga, ang tagal oh. One year? Taon? You like him? Mag-iisang taon pa lang po. Mag-iisang taon. Like ilang araw na lang, isang taon na. So, anong plano naman ni nung lalaki? Kung gusto ko pa daw po ito yun. Dito na lang po sa kanya kung gusto niya. Parang nagbabalikan lang kami ng sagot. So mababalang sagot. Yung tanong, sinagot ng tanong. Ganon. Pangit yun. Nako. Kasi alam mo na yung problema, dapat may solusyon ka na. Dapat ilalatag mo na yung option. Oh, sabi nga ni Cathy, basta bata pa naman kayo, maybe this not yet the time. Maybe in the future, ready na kayo, either of you mag-convert. If will, talagang kayo. If God's will. Yes. Yan. Oh, ay siya. Parang yung pinuntahan namin. Oo. Ano to? Yung remind ko. Mayroon pang iba pang kami pinuntahan. Ang dami mo na akong pinuntahan, Babs Kapot. Magkakatabi kasi yun. Ah, okay. Ubasan, may ubasan. May ubasan. Oo. May anunhan. Manggahan. Walang mangga doon. Mangga. Hindi yung katabi, yung nangunguha ng ubas. Nakasing tanim sa kanila.
Oo. Alright. Nako eh, mga kapuso. Mahirap nga naman ang sitwasyon na ito. Oo, kasi parang gusto na niyang patigilan. Kasi parang kung wala din naman mangyayari. Patutunguhan. Oo. Diba? Eh, nakakalokohan dito. Sayang yung effort. Ngayon, mag-effort ka na lang sa iba. Yes. Diba? Sayang yung time. Ay, nako, mga pasasangkay ang kwento na ito. Tsaka ito kasi for seryosohan. So, hindi niya mai-open. Ang alin? Yung ano niya. Alin? Sa iba. Ang? Kasi nga, nakapokus siya dito sa taong to. Eh, what if marami pang gustong manligaw, nakapila, eh, may dumidiskarte sa kanya. Siyempre, bilang respect, hindi siya iligawan. So, kapag ka natapos na dito sa naliligaw sa kanya na to, pwede na yung alam mo, ang panliligaw, doon mo mas nararamdaman na babae ka. Yes. Kasi itong mga lalaki na to, best foot forward. Pinapatunayan nila yung sarili nila para sila yung maging karapat-dapat. True. Eh, tansya mo naman yan eh. Kung may patutunguhan ba? Kung swak ba yung personality nyo o magkakasakitan lang bandang huli? Yeah. Doon pa lang sa mga ganun, may mga pangitain na. Diba? Eh, dami ngayon, talagang pangit sa ganun. Sarat! Naku. Sus Mariosif. Kaya siguro hindi i-push. Oo. Kasi nga, ayaw pang pumayag. Umso pangit pa. Lang, pangit na. Naku. Mga kapuso, eh, pasaan na ba? Break na ba ito? Wala. Tingnan natin, ha? Okay, like na niya itong kanyang maniligaw. Yun kasi yun eh, di ba? Kasi kahit papaano, di ba, you know each other na. Kasi 1 year na din. Uh-huh. Naniligawan ka din, nidiscardan ka ng taong ito. Kahit papaano, kilala mo na siya. Yan. Eh, kaso, may mga bagay, may mga importanteng detalye na kailangan naaayon sa bawat isa. Yes. Eh kaso mukhang walang ay bumigay nung isa. Oh. Mga kapuso, ngayon syempre natatantya naman ang ating bida na baka tumatagal at tumatagal ito ganun wala din naman mangyayari. Wala pa lang pupuntahan. Oo. Kaya naman ibalik natin ating bida. Hello, Imelda. Ikaw ba mayroon bang ibang naliligaw sa iyo bukod kay Christian? May ibang naliligaw sa'yo bukod kay Christian? Wala po. Wala. So hindi ka nag-entertain kapag ka meron ka ng isang in-entertain. Ganon. Parehas tayo. Ang hirap nun. Oo. Kasi kalimitan, ibibreak mo to, ididispatch mo kasi may iba ka nang isusunod. Oo. Dapat ganon yung mga plano sa buo. Diba ganon talaga? Jeez. Kaso ikaw wala, pagtiyagaan mo muna. Baka magbago ng isip. Ha? Total, wala pa namang ibang nanliligaw sa'yo. Kaya? Sabi na po kasi, wala ko naintindihan. Tanggal mo yung loudspeaker sa earphone. Ang sabi niya ay? Sabi niya po, kaya patanggal ng loudspeaker tsaka earphones kasi hindi ka namin maintindihan. Huwag mo masyado ilapit yung bunganga mo doon sa telepono kasi ba yung telepono baka malulun mo. Charot. Ano po? Ganito po. Ayan. Ano po? Sabi mo po kaya mo naman mag-antay kahit matagal. Kahit 5 years? Di, wala namang problema doon sa pag-aantay. Kaso kung mahihintayin. Oo. At tsaka, ganito kasi ang gusto kong mangyari. Ganito ang gusto ng pamilya ko. Kaya mo bang gawin yun? Kasi paghihintay, sige, gawin mo eh. Mm-mm. Hindi naman yun ang issue eh. Kasi naghintay ka sa wala pa naman pala. Oo. Kaya ikaw, nagsayang ng hindi oras. Kaya siya, sinasabi niya, tapusin na natin ito. Oo. Hindi ito pwedeng mag-move on. Mm. Hindi ka pwedeng maghintay ng until 5 years. Diba? True. Alam naman natin ang problema eh. Diba? Pag hindi ba siya nagpa-convert, hindi walang mangyayari dito sa relasyon na ito? Hindi ko po alam. Dami mong hindi alam sa, yes, sa sitwasyon. Desisyon ng pamilya mo o decision mo lang? Decision po namin. Namin. So kasama yung pamilya. Okay. Ay siya. Hindi itatanong natin sa ating mga bida-bida kung anong siste dito. Kung tatapusin na yung panliligaw, sasabihin mo? Or baka meron ding mga bida-bida natin na ganito din yung sitwasyon. Ano halimbawa lang, may mga tao kasing ganito. Mm. Dahil ayaw ng pamilya at mahal nila at isa't isa, nagtatanan. May mga ganyan eh. Hala, oo. Halimbawa, hindi po pwede. Kasi tatanungin ko, if ever yayain kang magtanan, sasama ka ba? Hindi. So talagang solid sa at utak least, at puso diba? Niya kung ano yung dapat at hindi dapat. True. Kung kanino siya makikinig at hindi.
kung sino yung concern at nilalandi ka lang. Yan. Ah, di ba? Oh, ay. Tarong natin sa ating mga bida-bida kung ano ang dapat gawin. Mag-comment kayo mga kapuso ha sa ating mga bida-bida Barangay LS971 FB page. Babasahin po namin ang inyong mga komento. Ano ba yung pag nangliligaw tapos hindi ka sinagot? Busted. Busted. Oh. Naku. Ayan, ay siya mga kapuso. Wala eh, ganun talaga. May mga pagkakataon na hindi sumasapat eh. Kulang eh. Diba? Okay kasi naman sana. Sumubra siya sa paghihintay. Oo. Kasi hindi naman yun ang kailangan. Yes. Diba? Hintay ka ng hintay, wala din lang naman. Sayang yung effort. Sabi ni Kathy, bata pa naman kayo. Maybe this is not yet the time. Maybe in the future, ready na kayo. Either of you mag-convert. It will come kung talagang kayo para sa isa't isa. Ayun, sabi naman ni Arian, para sa akin, is makinig sa mga magulang niya kasi alam ng magulang niya kung makakasama ba ito sa kanya o hindi. Pero nasa kanya na din ang desisyon para sa sarili niya kung worth ba yung lalaking naniligaw sa kanya o hindi. Ano ba talaga, Arian? Nasa kanya o nasa mga magulang? May sinabi si Reynan. Sabi niya, mahalaga ang pananampalataya. Kaysa pag-ibig, hindi pwedeng magsama ang magkaiba ang paniniwala. Ang gagawin mo, magtanong ka sa pastor niyo. Para bigyan siguro ng spiritual support. Ano kaya? Sabi naman ni Lori, hindi masama sumunod sa mga magulang mo. Kung gusto lang ng magulang mo na makahanap ka ng lalaki na magkakaunawaan kayo, hindi hadlang kung magkaiba kayo ng relihiyon. Ang importante, may respeto kayo sa isa't isa. Agoy, marami ka pang pagkakataon, mahaba pa ang tatahakin mo sa buhay. Yan, ako sabi naman ni Runilda, medyo gigil si Runilda. Dito kay Imelda. Sabi niya, I think i-clear mo muna yung feelings mo, te. Kasi hindi pwedeng hindi mo alam. Kung feeling mo wala talaga siyang chance, edi patigilin mo na para hindi masayang yung oras yung dalawa. Oh, tunay nga naman. Nako, sabi dito ni Wensi, Papa Marky Papa Ace, wag na lang muna, itigil muna ang makikipagrelasyon saka na kapag ka may bahay na. Ay, totoo din naman. Bahay na agad? Bahay agad. Jowa nga eh, wala. Di pa bahay agad. Sabi naman ni Tantan, kung nagmamahal sa iyo te, paglaban niyo lahat. May paraan, hindi yung may paraan kung kayo talaga para sa isa't isa. Nako, sabi naman ni Wilmar. Ah, ito. Ano to? Kung naguguluhan na stricto, patigilin nyo na po lalo't naguguluhan po siya sa sitwasyon. However, magkaiba din po sila ng religion. Nantutol po ang parents niya with that. Maybe this is not the right time. Yeah. Ako, sasabihin ko na huwag mo nang ituloy. Yes. Baka nagpapagod ka lang sa kahihintay, wala ka din namang mahihita. True. Kasi syempre, may mga paniniwala, prinsipyo ako sa buhay. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin yon, eh doon pa lang. Hindi tayo magkakasundo. Yes. Hindi na tutatagal pa ng isang taon. Mas nagiging okay kasi, mga kapuso, kung nagkakasundo kayo. Oo. Kasi yun eh. Ganito lang yan. Ang kailangan mo, toyo. Mm-mm. Pero ang ibinibigay sa'yo, mantika. Naku. Kahit gaanong ilang balde ng mantika ang ibigay sa'yo, hindi uubra. Kasi kumakain ka ng mangga ngayon eh, gusto mo sausawan, toyo. Yes, tapos ibigay sa'yo mantika. Ano yun? Ikukan mo, ipiprito mo yung mangga. Diba? Hindi pwede. So ibig sabihin, hindi yes. Akma. Kumbaga, yung tornilyo, hindi yung screwdriver. Oo. Masikip. Maluwag. Hindi sumisikip. Kasi maluwag yung tornilyo. Hindi, kasi yung screw, yung pang, hindi akma doon sa pinaka-ulo. Ah, anong ulo naman? Bakit makasiscrew ang ginawin? Hindi kasi, the other day, nagpaayos kami. Ngayon, sabi niya, hindi ito akma. Hahanapan ako ng pang ganun ganyan. Meron kasi yung merong akmang size. Para doon maraming sa ulo. Maraming sizes kasi yun. Yan. Sa ulo. Oo. Kasi yung nga lang problema, isa lang yung dala niya. Ayan, mahirap. Oo, di ba? Mm-mm. So ngayon, kailangan niyang itago yung isa at maghanap siya ng iba pa. Ah, yun. Oo, di ba? Maghanap ka ng akma sa'yo. Mm-mm. Yung swak na swak. Swak na swak. Yes. Oh, edi agoy. Marami naman dyan. Oo. Pag, kasi nakafocus ka pa lang dito sa isa. Mm-mm. Pag nilawakan mo ang tingin mo,
Ay, makakakita ka ng option. Naku, dami. Dami talaga. Lalo na ngayon, mga tag-init. Yes. Sinasabi ko sa'yo, walang masyadong pinagagawa yung iba. Hindi lumalabas. Oo. Hindi mo yung mga tambay, nasa loob ngayon ng bahay, walang pinagagawa kundi magnilandi sa Facebook. Totoo. Nasa Facebook lahat ngayon. Di ba? Oo. Sinasabi ko sa inyo. Pero, ang desisyon nasa ating bida. Hindi kasi niya mararanasan yung mansari. Tapos mas matagal-tagal, anniversary. Naku. Kung sinagutin niya ng umpisa pa lang, oh, diba? Anniversary na sila. Magpapunta na sila ng yes. Anniversary. Andami niya sana naging gift. Pwede naman ganun eh. Yung halimbawa, kwan muna, maranasan niyo mag-jowa, pero ibibreak mo din sa huli. Uy! Yung mga ganun, hello, ang dami. Sabagay. Diba? Diba? Yung paminsan nga, dumadating pa sa buntisan. Oo, nagkakaanak muna ng dalawa. Tapos? Bago nga re-realize na hindi pala sila tinadhana. Diba? Ganun. Daming ganyan. Diba? Oo. O at least ngayon. Pero mas maigi ng ganito. Oo. Hindi tayo dadating sa ganun kasi magsisisi din lang naman. Pero makakadalawa kang anak. Oo. Tapos marirealize mo. Hindi pala siya. Hindi pala tayo para sa isa't isa. Diba? Oo. Yun na lang ang isipin mo dito. Oo. At saka magiging issue yan. Magiging issue din sa pamilya mo. True. Diba pag nagkakamali kayo, matagal ko nang sinabi sa'yo na hindi yan yung lalaki. Iba yung paniniwala niyan. Totoo yan. Nangangaan niya para at least walang sisihan. Oo, diba? Sabi lang nanay, sinabi ko na, nangangain niya ng tao pag gutom. May mga ganun eh. No? Mm-hmm. Alam mo, parang umpisa pa lang, itinatama ka na ng mga paniniwala mo sa buhay. So, ano pang gagawin mo? Eh, di itigil na. Sumunod. Di naman masama sumunod. Lalong-lalo na. At hindi ka pa naman, wala ka pa naman sa iaasawa. Like, hindi ka pa naman may edad. May edad. Diba? Parang, ano ba yung tamang edad? Ba, 29. 29? Para mag-asawa. Charot! Pasok ko na ba doon? Ha? Pasok ko na. Sa 29? Oo. Malapit na. Nakaka-pressure, no? Yes. Napipressure ka dahil sa ibang tao. Oo, hindi dahil hindi sa sarili mo. Hindi dahil sa sarili mo. Oo, no? Yun. Paminsan nyo ba napipilitan na? Kasi mga sinasabi nila na, hala, ano na yun, hindi yun effective. Kapag diba? Ano. Alam mo kung bakit? Dahil? Mas madali kasing mangialam sa buhay ng ibang tao. Dada, kaysa ayusin yung buhay mo. Kasi diba, ikaw na ito ng buhay ko eh. Yes. Eh wala kahit anong gawin ko, walang mangyayari. Hindi ko maayos eh. Diba? Hindi sa ina lang. Ay, di sa iba. Pakailaman ko. Sirain natin. Dami-damay na ito, huy. Diba, napaka mga talangka. Pero... Eh, ganun talaga. Eh, siya. At ano least kahit pa paano ito, nag-iisip kung anong tama at mali. Yun, importante, mag-isip, mas, diba? Mas okay yun na bago natin ituloy sa ibang level, itama muna natin, tama ba ito or mali? Isa pa lang, diba? Alam mo na. Nako. Na pag-iisipan mo na. Nako, ibalik natin ating bida na si Imelda. Imelda! Imelda! Hello po. Oh, kung akong tatanungin mo, ha? Total, para muna akong chewin. Ako na, para mo akong sister. Pwede. No. Sister talaga. So, makinig ka, bukod sa nanay tatay mo. Eh. Parang mas naniniwala ako dun sa desisyon at payo sa'yo ng kwan mo, tatay mo. Oh. Totoo po. Ano? Sinagot mo na? Hey! Sinasabi ko na sa'yo! Naku, mabubuntis ka dyan. Tatluhin natin. Pupurutin talaga kita. Naku, oh. Siguro hindi muna. Alam, hindi ka muna magpapabuntis pero sasagutin mo? Hindi po, ano? Hindi ko naman sasagutin. Bakit hindi muna? Ibig sabihin, papahabain mo na naman yung bibigyan mo na naman ng pag-asa. Oh, stop mo na. Pwede hindi na. Yan! Tapos, kung ano napili mong desisyon, panindigan mo. Hindi yung ngayon, hindi. Oh, mamaya. Go ulit. Ligawin mo ulit ako. Diba? Imelda? Okay. Yun lang. Medyo masakit dun sa isa. Diba? Kasi pero nga, ganun talaga. Naghintay na. Kalahin mo, kayang gawin ng 5 taong pag-iintay sa'yo. True. Ganun ka kaganda. Marty lang. Marty lang! Marty lang! Ay, siya. Ano na? Goodbye na. Ganun pa. Ah, okay. O, siya. Eh, nakikinig ngayon si Christian. Ano gusto mong sabihin kay Christian? Sorry. Ang dami ng sorry, sunod-sunod. Uy! Layo ka sa radyo. Ano naman yan, Christian? Imelda? Sorry. Ano? Yun daw. Sorry. Sakit! Ay! Kunti lang sinabi mo, parang sinaksak ako sa... Ah! Agay! Grabe. Di ba? Hindi lang sa kanya masakit. Sa akin, kasi hindi pwede mangyari yun.
Hindi lang ako, sige. Oh, sorry, hindi talaga pwede. Oh. Ganun talaga. Barangay LS 97.1. Forever. Number 1.